đi lại ấy. Rồi. Guys, sila Art yun, di ba? Ayun si Art. Oh, guys, pipigapin na namin yung mga kits namin dito sa ano, Mango Valley. What's Art? DR bikes. Boss. Yeah. Nako, mahaba pila pre. Hey. Hello DJ Chacha. Hi. Ganda. Wow, bike all the way. Di po. Ay, ang haba pre. Guys, dito na tayo ngayon sa Mango Valley dito sa Subic. So, a day before ng event ay nag-check-in na kami dito sa hotel. Kasi nga meron pa tong tinatawag na ano, pre-ride check-in kung saan kailangan mo mag-fill up ng waiver na form and magpas ka ng QR code tsaka i-claim yung mga in-order namin ng mga Audax na shirt. Okay? So, kailangan mo muna pumunta dito sa venue sa starting point ng ano nung sa Audax para i-accomplish muna yung form nila, okay? So, nung during this day, naglibot muna kami saglit ni ano ni Jcas para quickly check lang yung ano, yung bike namin. And then so dito kami nag stay actually sa Vista Marina Hotel, okay, kasama of course si Ange. And then along the way papunta dito sa Subic, kitang-kita mo talaga na ano, talagang may event dun sa Subic kasi along the way ang dami naming nakita ng mga ano, sasakyan na may dala-dalang bike, may mga nakakargang bike sa mga kotse nila. Okay, so dun pa lang medyo may excite ka na pag nakita mo na ang daming ano, mga bikers na sasali dito sa Audax. So for this event, ang sasalihan naming Audax event ay yung 300 kilometers. Okay, so that's from Subic going to Dasol in Pangasinan. So 150 kilometers up to Dasol and then another 150 kilometers going back. Okay, so in summary, yung most of the terrain or yung ruta naman ay mostly flat naman. Pero may mga punchy na climbs pa rin. So makikita nyo yan dito sa video. So stay tuned. This is it, guys. This is it. So, mag-start na in 10 minutes. Ito yung quick overview ng Audax 300 km Subic to the Sol. Okay. So yung summary niya, 301 km siya at 25 kph, kaya mong tapusin niya in 12 hours. Pero syempre, non-stop yun. Eh, hindi naman natin kaya non-stop, diba? So yung map niya, ayan. So from Mango Valley to Mango Valley in Subic up to the Sol, Pangasinan, then back. Okay? Then yung elevation profile niya ito. Ayan, so makita nyo may mga konting climb siya dyan. So yung mga climb na yan, ang details ay nandito. So at 600 meters lang may ahon na agad 3% grade, 1 kilometer yung haba. And then at 13 kilometer mark may 5% grade na 800 meters yung length niya. Then at 93 kilometers, 4% grade, 1.65 kilometer yung haba ng ahon na to. Then so far ito yung pinakamahabang ahon sa 203 km mark, 1.79 km, 4% grade. And then yung last at 297 km, 3% grade, 900 meters. Ito na yung pabalik ng Subic. Okay? Na kami.
22.2 kilometers. Average speed 28. Naubos yung loto sa dal. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by your. Gamit na sa first checkpoint. 3K to go. Guys, explain lang natin quickly ano ba nangyari dito sa kasalukuyang ride natin na to. So kanina, kung mapapansin nyo, kaming dalawa lang ni Jason yung makikita nyo sa video. So wala pang ibang mga masyadong nakikita sa scene. So suddenly kasi biglang may nag-overtake na ano, na group sa amin. So ang takbuhan namin initially around 30 to 32 kph. And then all of a sudden may nag-overtake sa amin na sobrang tugulin. As in matulin talaga sila. So ang ginawa ko, binuntutan ko yung ano, yung kung sino man yung nasa dulo sa kanila. Tinutukan ko siya. And then si Jigas, sumunod din siya sa akin. So tinutukan niya ako. So sumunod na kami dun sa buong peloton. Parang naging pacing nito sa nakikita ko nasa around 37 to 40 kph. Napakatulin talaga ng ano, pacing. And medyo ano, actually extra ingat kami dito kasi since madilim nga siya, medyo delikado siya actually yung ganung klase ng pace pagka gantong kadilim. Although lahat naman may ilaw. So ang ginagawa lang namin dito talagang extra ingat talaga yung ginagawa namin dito. Kasi even yung lubak, minsan masusurpresa ka, meron palang lubak doon sa unahan. Pero kagandahan sa kanila, yung mga nasa unahan, sanay talaga sila doon sa galawan sa peloton. And sumesenya sila kaagad kapag meron silang nakikita na mga harang or may lubak. So sumesenya sila. So dito sa grupo na to, napansin ko, meron dalawa or tatlong group. So yun yung mga nagpapalitan sa trangko, kaya minsan may mga nag-overtake. Then gumubuntot din tayo, sumusunod tayo. Okay? Right. Finally, dito na sa pinakaunang checkpoint. Magkabila ba? Checkpoint? Dito po, dito po. Matay. Dito po kayo dyan, dito po kayo dyan. Sir, Ariste o okay na sa'yo? Alright guys, so ito yung pinakaunang checkpoint sa buong ano, sa buong ruta. Ito yung 52 kilometers na mark. So dito yan sa Kabangan. So ang ginagawa natin every time na dumarating tayo dito sa checkpoint ay nagpapaskan tayo ng QR code. So naka-ready na yung QR code ko, nakasabit yan dun sa bike. And at the same time, meron din tayong kopya dito sa cellphone. So in case na magkaroon ng problema, so at least may backup. So dito, pwede kang magpahinga konti. Siguro for few minutes nagpahinga kami dito para medyo makarecover dun sa mabilis na pacing kanina. And then, konting refill ng water kasi may free na water dito. And then, roll na ulit kami eh! Time check. 5.52. Distance 63 kilometers. Average speed.
continue to go iba na, iba sa palace. Wow! Approaching na tayo dito sa ano, sa bridge na papuntang Botolan. So itong bridge na to, tatawid to dun sa ano, sa dinaanan ng lahar na nanggaling doon sa Mount Pinatubo. Itong tulay na to, tinatawag nila itong ano, killer bridge. So I think kaya siya tinawag na killer bridge kasi tignan nyo yung mga gap po. So medyo risky siya, especially kung ang bike mo ay road bike na maliit yung gulong. So as in talagang pag nakita nyo yan in actual, swak na swak yung gulong ng road bike dyan. Kaya sa part na to talagang extra ingat kami na hindi namin madaanan itong butas na to or itong gap na to. So makikita nyo yan dun sa pagitan ng Botolan and Iba, Zambales. So hindi ko makita actually kung anong pangalan ng river na. Ako guys, yun na pare picture. Shit, ang ganda pre. Nice, nice. Guys, napasok na kami na ano, Iba, Zambales. Okay, okay. Lapit na kami mag-agahan. Welcome to Iba. Iba ka. Lapit na kami mag-agahan. Gutom na ako. Brown po. Oh, yep. Okay. Okay po. First window searching po. Thank you. Guys, nasa Iba, Zambales kami. Ayan o. 6:30. Zambales Capital. Galeta. So approximately 75 kilometers na yung natatakbo namin. Dito kami nag-design magagahan sa McDonald's, sa Iba, Zambales. So kung makikita nyo dito sa frame ko, meron akong guide dito kung saan yung mga stopover, kung ano yung mga kakainin kong nutrition during this ride, okay? So at least meron akong guide and meron tayong goal para matapos tong, ano, yung ruta na to. So habang naantay namin yung order dito sa McDonald's, nakita ko may dumaan na Colnago Blue na familiar. So nakita ko si Resty pala to, yung kasama ko sa Team Gabi. So minessage ko agad yung group namin para sabihin na nakita ko siya. And then after few minutes, nag-U-turn si Resty, binalikan niya kami sa McDonald's. So eto siya. Pare, kumaway ka sa video. O, oh, kita nyo, kitang kita, walang daya. Pambira ka pa. Meron pa kaming dalawa dapat na nasama, yung mabandit. Eh, ano na eh. Ayaw ko kung natuloy sila. Mag-aano yata dapat ngayon eh, atimonan. Ayaw ko kung natuloy. Sana tayo hirap. Oo, maaari lang tayo. Bubuntot-buntot lang tayo. Bubuntot-buntot lang. Oo. Hindi, ano lang kami ngayon? 30 lang to. Ano? Ito kaya? Sila Edil yan, di ba? Ha? Edil? Oh, si Edil. Si Edil po. Hindi kami ni Edil eh. Ha? Ba? Yes! So guys, ano ba yung ano Audax? So sali tayo ng sali sa mga gantong event. Hindi naman pala natin alam kung ano itong Audax. So yung Audax galing yan sa word na audacious. Okay? So ano yung audacious? Ang ibig niyang sabihin ay showing a willingness to take surprisingly bold risk. So yung mga similar words itong audacious ay pagiging daring, fearless, brave, unafraid, courageous,
valiant, valorous, so basically yung pagiging matapang and willing to take the risk. So ayan yung ibig sabihin ng audacious or nung audax. Then ano naman yung ibig sabihin ng ano yung randonneuring or randonneur? So basically ang ibig sabihin ng randonneur is a long distance cycling sport. In randonneuring, so yung riders, it will attempt a course of 200 kilometers or more, okay? So it will pass yung ano yung mga predetermined na checkpoints gaya nga dito sa Audax. So may mga identified na checkpoints yon. So typically dito sa Audax na to ang mga checkpoints ay nasa 50 kilometer mark. So 50, 100, 150 and then 200. So yan yung mga typical na predetermined na checkpoints. So yung rider will aim to complete the course within specified time limits. So itong sinalihan namin na 300 kilometers, ang time limit nito sa pagkakaalam ko 20 hours. So later malalaman niyo kung gaano katagal namin tinapos or natapos ba namin itong 300 kilometers. And then yung 200 kilometers, ang cut-off niya ay 13 and a half hours. Yung mga riders, yun nga, target nilang matapos yun within specified na time limits and will receive equal na recognition regardless kung ano yung finishing order niya or kung anong rank niya doon sa pagkakatapos, okay? So, same recognition lang basically kasi itong randonneuring ay hindi siya karera. So, lagi yung nare-remind every time na mag-start yung Audax. This is not a race, okay? This is not a race. Take it easy. 3,000? So, riders may travel in groups or pwede ka mag-solo. So, dito sa mga videos natin, makikita nyo may mga group na nagra-ride, magkakasama sila, nagpe-peloton sila. Pero, madalas din makikita nyo may mga solo riders dito, okay? Expected, dapat self-sufficient ka. So, in between dun sa mga controls, di ba? So, basically, yung mga control points naman, yung mga checkpoints, meron silang mga pinoprovide ng mga tubig or saging. So, at least meron kang ano, snack. Pero in between, dapat be self-sufficient. So, yun yung idea. May mga tindahan naman, pwede ka rin bumili ng mga pagkain doon. Pero, while riding, dapat meron ka enough na water, meron kang enough na food, and dapat meron ka rin tools in case na masiraan ka, diba? So, although may mga mababait naman tayong kasamang rider, so tip, madalas tumutulong naman sila, nakikita namin yan pag may nasisiraan. So, makita mo, may humihinto, tinutulungan sila. Pero dapat, ikaw mismo sa sarili mo, pag sumali ka sa ganitong event, dapat ready ka, diba? So, kung mabutasan ka, may extra kang tube, may pump, and dapat sanay ka rin magpalit ng, syempre, ng tube. Okay? Yung rider na nakakompleto ng randonneuring event, ang tawag sa kanya ay randonneur. Okay? So, yan yung rider na nakakompleto ng 200 kilometers na distance. Okay? Ang international governing body ng for randonneuring is yung Audax Club Parisien. Okay? So, sa Paris yun. So, nagwo-work din sila with other randonneuring organization worldwide. Okay? So ngayon, punta naman tayo dito sa Audax Randonneurs Philippines. Okay, ito yung sinalihan natin. So, ito namang randonneuring Audax Randonneurs Philippines na established siya based dito sa based sa website ng audax.ph. Na established siya November 2010. And this is the Audax Club Parisien or Parisien approved brevet-coordinating organization for the Philippines. Okay? So, yung the group, this group nga, yung Audax Randonneurs Philippines promotes randonneuring, a non-competitive, time-limited, long-distance cycling event. So, okay? So, again, non-competitive siya. Hindi siya karera. Pero, syempre, time-bound siya, time-limited, and long-distance cycling event. So, riders are not here to compete against their fellow cyclists. Okay, hindi ka makikipagkarera sa kapwa mo siklista. Pero they will compete only against their own personal best. Okay, so kung makakalaban mo dito yung time limit and yung sarili mo, okay,
skills in self-sufficiency, yung binanggit nga kanina na dapat self-sufficient ka sa ride na to. Okay? Huwag mong asahan na may tutulong sa'yo. So, dapat ikaw mismo, kaya mong tulungan yung sarili mo. So, bicycle mechanics, night riding, and endurance are more valued over speeds or racing strategies. Okay? So, yun ang mas importante dito, yung endurance mo, yung training na ginawa mo. And yung night riding skills, and yung capability mo dun sa mga mechanical side ng bike, okay? So, riders are expected to respect the traffic rules on the roads and always practice good judgment. Kasi nga, itong event na to, yung ruta nito actually, hindi ito sarado para sa riders. So, open pa rin yung ruta sa mga motor vehicles. So, meaning may mga kasabay kang mga truck, kotse, motorsiklo dun sa buong ruta na yan. Hindi nila isasarado yung ruta para dito sa event na to. And yun nga, medyo malaki din kasi yung sakop niyang kalye. Imagine, itong sinalihan namin, 300 kilometers to. So, 150 kilometers one way, 150 pabalik. So, ganun kahaba yung ruta. Imagine kung paano mong isasara yung ruta na yun, diba? So, yun nga, kailangan talagang praktisado ka rin dun sa ride outdoors and mga long distance na ano na riding, okay? So, since Audax is not a race, safety should always be a priority. Stay safe dun sa pagra-ride, okay? Maging maingat. Kaya importante din talaga na bago ka sumali sa event na to, ensayado ka dun sa mga long distance na riding para alam mo yung mga protocol sa kalye. Okay? Especially yung mga traffic situation. Pinapractice din yan kahit pa paano eh. So, hindi mo kasi masasabi na yung buong ruta ng 300 kilometers or 200 ay talagang traffic free yung buong ruta na yun. Malabong mangyayari yun sa sobrang haba ng ruta. Sigurado may ma-encounter ng traffic. So, basically, yun yung, ano, yung basic idea kung ano itong Audax Randonneurs Philippines na sinalihan natin. Okay? So, aside dito sa 300 and 200 kilometers na event itong weekend na to, meron pa actually mga ibang event na longer na distance. Meron din itong 400 and 600 kilometers na event. And meron din tinatawag na Paris na event. So ito yung, so far ito yung pinaka malayong distance. Okay? So 1,200 kilometers yung ano nito. Challenge. So again, from Paris going to Brest and then back to Paris, okay? And ang cut-off time naman nun, 90 hours. Okay? So basically may kasamang tulog talaga yung event na yun. So yung mga distances na 200, 300, 400, 600, yan parang preparation mo yan para makasali ka dun sa Paris Brest Paris. Nangyayari lang yung Paris Brest Paris na event every 4 years. Okay, so basically parang kumbaga pinaghahandaan talaga yung event na to kasi ito yung biggest event. So balik muna tayo dito sa nangyayari sa ride namin ni Jcas. So mapapansin nyo, meron kaming sinabayan na or nakasabay na dalawang riders na same yung jersey nila. So meaning magka-team yan. Actually, even before ko pang i-on yung video, kanina pa kami nagpapalitan ng trangko dyan. So yung dalawa magka-team and then kami ni Jcas, okay? So kanina pa kami nagpapalitan. So medyo kinakargahan ni Jason dito sa part na to. I think nasa more than 35 or nasa 35 yung pacing namin dito kasi nga ang siguro ang intention din ni Jcas medyo makadistansya kami dun sa dalawa. Kumbaga makalayo ng konti. Makaagwat. So hindi ko nililingon kung ano ba situation sa likod kasi gusto ko mag-focus dun sa harap. So hindi ko sure kung nakatutok sila sa amin. And then after few seconds, nag-overtake sila ulit. So medyo ano, parang napapansin namin, parang medyo ano na, medyo seryoso na yung palitan. Medyo nag-uunahan na talaga, parang karera na yung dating. So actually, ang suggestion ko kay Jcas nung una, huwag na lang niyang overtaken, tutukan na lang niya. So ang ginawa ko dito sa part na to, tinutukan ko na lang yun nasa likuran. So yung kasama niya na lalaki, okay? So ang ginawa kong strategy dito, inantay ko yung ahon na part or nagantay ako ng part na kung saan medyo mauubos na sila. Okay? So ayan, may paparating na ahon dito. Ang ginawa ko nung napansin kong medyo ayan o, medyo bumibigat na yung padyak nila. So dito ngayon tayo medyo umatake, okay? So kinargahan na ito yung
ahon na to hanggang sa ma-overtaken sila. And dito sa part na to, sure ako, hindi na sila makakatutok dito sa ginawa kong pace kasi medyo kinargahan talaga natin to. And then at the same time, ahon, tapos medyo pagod na yung dalawa, yung magka-team na yun. So sure ako dito, hindi na sila makakapit. Okay, hindi na makakahabol. Kasi kanina, medyo rolling pa kasi yung ano, yung ruta. As in, so ahon ng bahagya. And then magre-recover ka agad, then magda-downhill na. So pag ganun kasi yung scenario, medyo mahirap mag-breakaway. So medyo mahirap makalayo kasi may mga downhill. So kargahan lang nila ng medyo matindi. Sigurado makakahabol sila. So ang ginawa nating strategy is kinapitan lang muna natin sa likod. And then inantay natin magkaroon ng ahon. Then dun tayo umatake. So this time, sure tayo, nakalayo na tayo. And yung aninong nakikita nyo, so si Jason yan, si Jacas yan. So syempre malakas yan, makakapit sa atin yan, di ba? Yan may iiwan. Okay, so sa part na to, may mga nakasabay na tayo na ibang riders, mga inabutan natin. Medyo maganda yung naging ride na to actually ng Audax. Ang dami namin mga na-experience dito. Marami din tayo mga nakilala na riders along the way. So yun yung kagandahan sa mga ganitong klase ng event eh. Although hindi kayo magkakakilala, pero pag nakita kayo sa kalye, alam niyo yung feeling na parang ano, parang matagal na kayo nag-meet, parang close na kayo. Kasi syempre, iisa yung passion nyo, which is yung cycling. So madali kayong mag-connect eh, madali kayong magkausap. Madali kayong mag-create ng topic for discussion. And madali kayong magkasundo. So mabilis yung palitan ng mga opinions. Kasi nga, same kayo ng passion, di ba? So sa part na to ay approaching na tayo dun sa ano, sa next na checkpoint, which is yung 100 kilometer na control point. So after ng few minutes na pahinga, nag-roll na rin kami kaagad ni Jason kasi medyo ano pa naman kami, medyo busog pa naman kami. Napansin ni Jason itong grupong nasa harap, yung Vitargo, ayan. Grupo pala to nila, ano, nila attorney Raymond Fortune. Okay, so ang ginawa namin, tinutukan namin. So ayan, sabi ko nga dun sa isa dun, kakapit kami. I-observe lang natin kung paano pacing nila, paano sila mag-group ride. So yun yung gagawin natin, i-observe lang natin. So medyo busy pa yung kalye, may bus na humarang. So ayan, yan yung sinasabi natin, yung mga traffic na ano, challenge. Okay? So ayan, ingat sa mga ganyang klase ng ano, scenario na kailangan mo mag-overtake. Ayan, may mga nakaparada pang truck sa gilid. Ayan, ingat sa pag-change ng lane kasi syempre may mga kasalubong diyan, baka mamaya ano, delikado. Yan, huwag mong overtake. Stay tight. So dito sa part na to ay sinusundan lang namin yung nasa pinakalikod nila ng grupo nila Attorney Fortune. Okay? So yan, yun yung may mga jersey na ano, Vitargo. Okay? Itatry ko kasi ano, i-greet si Attorney kasi actually si Attorney Fortune, ayan. So pina-follow ko siya sa Strava, pina-follow din niya ako sa Strava. So minsan nagko-comment siya dun sa mga rides ko sa Strava. And titingnan ko kung matatandaan niya ako actually. Papakilala tayo pagka nagkaroon ng chance. So yun yung balak. Yun yung balak kong gawin dito. So ayan, so yung nasa kanan na to, looks like kasama rin nila. Pero hindi ko alam kung kilala nila or baka kumapit lang sa kanila. Pero napansin ko dito ay nakabuntot sila. Ito na si Attorney Fortune sa kanan.
So ayan, nagpakilala tayo na Aris. Pero syempre, hindi naman tayo makikilala ni Atty, diba? Pero nag-hello naman siya sa akin. So mapait, mapait. So ito ang ginawa namin. Parang nangyari, nahati tuloy yung group nila dahil gumit na kami. So ang gagawin na lang siguro ni Jason dito, I think, ang alam ko, overtake niya eh, para hindi kami makagulo dun, para hindi kami makagulo dun sa group ride nila, dun sa peloton nila. So dito sa part na to, medyo mabilis kasi yung pacing. Ang naalala ko dito, nasa 32 kph yung speed. Kaya medyo mahirap ang umovertake sa part na to. So ang ginawa namin, humanap lang kami ng timing kung kailan kami mag-overtake. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep who feed, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot. You got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Kaya nga. Ay! Ito. May Mountain Dew? Dalawa. Tatlo, tubig. Ay, dalawang water. Hindi na, wag ng plastic. Ay! Para sakto sa time talaga na estimate. 9 o'clock, 134 kilometers. Ano pa, mga 19K pa. Bago U-turn. So pwede mag... Ang schedule niya. Sis. Take class. Nakailan ka na? Pangalawa. Pangatlo yata to. Dalawang Morten. Chago. Isa pa lang ako, Morten. Hindi pwedeng walang ganito. Train pa kumakagit yung pulikat ko. Buti nakaka-recover nung bumagal tayo. Mga ano lang to eh. 18. Tingnan natin yung magandang kwan na pin yung nasa ng pangalan ng mga kwan. Ito yung mga ano na lang yun. Mga 10. 10-11. Pero papalag muna tayo. Limit reach. Okay. Last pahinga bago mag 150k. Pinupuligat na ako, matatay pa. Okay, Banat. Trangko muna yan, gawa 50. Wala na ako pang trangko. Thank you.
150 kilometers mark. Ayan o. May super food ba kayo? 150K, 30 kph yung average, 9:30 AM. So, hi. Sa mga limang oras. Mga 6 hours na tayo pumapadyak ba? Hindi, 5 oras na tayo pumapadyak. Init na panahon. Putik, ganda lang kuha ko yung pre ah. Oh. So, ayun na nga, na-reach natin yung 150 kilometers dun sa Dasol, okay? So, nag-refill lang kami ng water saglit and konting pahinga. And then, bumalik na rin kami agad kasi meron kaming kakainan dito na around, I think, less than 1 kilometer away lang dun sa stopover ng 150 kilometers. So, kumain muna kami doon. Ang kinain namin ay sizzling sisig and rice. Tapos may free naman siyang bulalo soup. So, mura lang yung sisig dito. Around, I think, 100 lang ang isang order. So, nagtig-isang order kami ni Jacas. So, paano ba tayo nasali sa event na to? Okay, so parang ano lang, quick background lang gusto ko lang mag-share while pinapanood nyo itong ano, video na to. So, even before pandemic pa actually, nadidinig ko na itong Audax. Okay, so nagsimula kasi tayo ma-involve sa cycling year 2013 or 2014 pa. So, ang gamit pa nating bike nun ay mountain bike. Actually, sumasali tayo sa mga duathlon event before, ang gamit natin yung mountain bike. Kaya lang nakapansin ko parang lagi tayo naiiwan sa ride eh, sa bike na leg. So after 2 years I think or 3 years naisipan kong bumili na ng ano, ng road bike. Okay? Kasi before yun nga, mountain bike ginagamit natin siya sa duathlon and at the same time ginagamit din natin dun sa mga Shimano dirt na event. Ayan, sinasalihan natin yan. Then, nag-start tayong mag-road bike around 2017. So, bumili tayo ng road bike, Merida Reacto 400. Okay? So, iyan na yung ginamit natin pag sumasali tayo dun sa mga event like yung mga endurance ride and, of course, yung duathlon. Diba? So, mas kahit pa paano, medyo nag-improve yung speed natin nung ginamit na natin yung road bike. Okay? So, hindi tayo sumasali actually dun sa mga Audax event na to before. Kasi mas focus tayo dun sa duathlon event or endurance na ride na karera. And then, so yun nga, before pandemic, nadidinig natin tong Audax. And then, nung dumating yung pandemic, na-stop tong Audax. Kasi nga, syempre, bawal na yung mga sports outdoors eh. So, naka-lockdown tayo, di ba? So, itong si, ano, yung organizer, si Carmela, although naka-lockdown tayo, nagkaroon pa rin siya ng, ano, ng mga short distance na Audax event. Virtual na lang. So, gamit, ang gagamitin mo yung indoor trainer. So, doon sa virtual na event na yun, sumali tayo. Okay? So, I think dalawa yata yung sinalihan nating distance doon. Pero yun yung mga short distance lang. I think, baka 100 or less than 100 kilometers lang yung sinalihan natin. And then, meron yung ano, digital badge. So, isa-send sa'yo via chat sa messenger. So, yun. So, at least, during that time, nagkaroon tayo ng medyo na-familiarize tayo dito sa Audax. And then, last July, may sinalihan tayong Audax, yung Subic to Maribeles naman. Okay, ito, ano na to? Actual na ride na to, outdoor. Okay, sumali tayo. Ito yung first na ever na nag-join tayo sa Audax. So, before that, may mga nadinig na tayong Audax na event na outdoor, yung sa Patangas and yung sa Baler. Ang problema yung sa Baler kasi hindi natin na-consider agad na salihan. Medyo late decision na kaya hindi tayo nakasali. Pero this 2023 balak nating salihan yan, yung Audax sa Baler. Siguro at least 3 or 4 so Audax events yan yung sasalihan natin this coming 2023. Okay? So yun yan. So July 2022 dun tayo first time sumali sa Audax. So yung unang sinalihan natin matindi agad 200 kilometers at ang elevation niya almost 3,000 meters yung elevation. Okay? So yun yung Subic going to Maribeles and then back to Subic. Okay? And then
Nakita natin sa race calendar ng Audax na meron palang 300 kilometers dito sa Subic going to Pangasinan. And then when we check yung profile nung dadaanan, nung karsada, ay mostly flat lang siya. Nasa 1,000 meters lang yung elevation for 300 kilometers. Compare natin dun sa Subic to Mariveles na 200 kilometers pero 3,000 meters yung elevation, di ba? So, relatively, almost flat lang yung magiging ruta ng Subic to Pangasinan or Subic to Dasol. So, ito, sinalihan natin to. Medyo nilakasan natin yung loob natin kasi kahit pa para nakapag-ensayo naman tayo ng mga long distance na cycling. Okay? So, yun yan. Ito na yung, ngayon yung pangalawa nating pag-join dito sa Audax event. Audax Randonneurs Philippines. Malapit na kami dun sa ano, last na checkpoint. Siguro mga 5K na lang. So around ano, mga 55K before Subic. Konti na lang. So baka mga estimate ko mga 6 PM nandun na kami. On target. Grabe. Matinding heat training talaga kailangan dito sa Subic. Eh sa ano, Audax. Matindi. Init yung papatay sa'yo dito. Guys, this is the last checkpoint. The last. The last. Rapil. Yo, Arista yo. Para refill na lang. Sorry, sorry. Kami sa ano, 7-Eleven sa San Felipe Public Market nito. Bili muna kami ng ano, hotdog daw sabi ni Jaygas. Hotdog tas water and Bucari Sweat.
259 kilometers, so 40k na lang. Average speed namin 28.5, time check 4:06 PM. Konting-konti na lang. Kaya na to before 6 PM, tingin ko. Grabe, tingin ko hindi na ako sasali ulit ng 300. Tayo na, sobrang hirap pala. Sasabihin mong patag, pero ano eh, actually, karamihan nga patag, pero yung mga climb, punchy, as in, ano, ang hahaba na nakababad sa 6%, then meron pang 9%. Grabe. Maiksi yung ahon, pero may mahaba na mga 2 kilometers siguro na ahon. Pero yun nga, nasa 6 to 9%. Grabe. Nakakapagod. So yun, malapit na. Pasok na pasok sa cutoff to. Huwag lang mag-aaroon ng aberya. So far wala eh. Walang na-encounter. Thanks. Salamat. So far pala yung elevation 989 meters na. So tingin ko aabot ng mga 1,100 or 1,200 meters. Ay, matindi rin. Parang mas napagod ako dito kumpara dun sa Subic to Mariveles. Grabe. Alright guys, so yun yung I think yun yung last na pahinga namin or snack bago kami dumiretso ng biyahe papunta ng Subic. So as you can see, yung pinakita natin kanina, 51 kilometers na lang bago tayo makarating dun sa finish line. Okay, so kung ang magiging takbo natin around 30 kph, so meaning kaya natin tapusin tong remaining distance ng less than 2 hours. Yun ay kung non-stop, diba? So hindi natin alam eh, kasi yung 50 kilometers, medyo malayo rin yan, imagine, di ba? 50 kilometers. And syempre, pagod na kami dalawa ni Jaygas, kaya malaki possibility na baka magpahinga pa kami later. Kasi yung bandang dulo nung papuntang Subic, medyo maahon pa yun actually. So medyo nakakapagod pa siya. And may matindi pang traffic dun sa dulo. Okay? So, kumbaga magsasama-sama na yun eh, yung pagod mo, yung traffic, and siguro yung gutom, ganyan, magsasama-sama na yun. Tapos yung init, medyo nakakainip na. Just imagine, 3:45 pa lang, nag-roll na kami. And 4 PM na, nasa kalye pa kami. So, medyo may halo ng ano to, umay. And ang isa pang challenge dito sa part na to, actually, even kanina pa, sobrang lakas ng headwind. So ito, isa to sa nagpahirap sa amin eh. So imagine, yung average speed namin kanina umabot ng 32 kph dun sa 100 kilometer mark. And then pinakita natin kanina dun sa 150 kilometer na checkpoint, 30 kph yung ating average speed. Pero ngayon bumaba na siya ng 28.5. Okay, so medyo ano, medyo bumagal tayo nung pabalik. Kasi may talagang sobrang ano, sobrang lakas ng headwind. Yun din yung mga normal comment nung ibang ano, yung ibang nag-ride nitong Audax. So, syempre aside dun sa headwind, may pagod factor na rin kasi, di ba? So, imagine riding for about 12 hours na rin, di ba? So, 12 oras ang nagbabike. Kaya talaga ano na, kaya medyo bumagal na rin kami pabalik. Sa totoo lang itong buong biyahe na to, mas lamang yung mga trangko ni Jason. Kasi nung papunta pa lang ng 150 kilometers, talagang tinamaan na rin yung left na leg ko. So actually napansin ko na to even nung during ng mga trainings namin or mga ensayo namin, laging pinupulikat yung kaliwang leg ko. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito, kasi dati naman hindi naman ako pinupulikat dito sa legs ko. Pero recently pinupulikat siya, siguro talagang kulang lang sa conditioning, kulang lang din sa ensayo. So dito, yun nga, yung papuntang 150 kilometers this morning, medyo pinulikat din ako. So buti na lang nung nag-take ako ng mga gels, and also nag-take din tayo nung high protein na energy bar para kumarga dun sa legs natin. So napakalaking tulong nun, kahit paano medyo naka-recover. So ito, approaching na tayo sa ano, yung arko ng Subic eh, no? Muntik pang medyo na off balance pa siya na si Jika, so muntik pa siyang ano, ayan o, muntik pa siyang matumba. So yun yung arko ng ano, ng Subic. And dito sa part na to talagang ano, iba na yung nararamdaman namin. Medyo ano na, kumbaga somehow medyo nawawala yung pagod namin, kasi alam namin medyo malapit na actually, especially itong part na to, medyo pababa na siya.
So actually ang ina-anticipate ko na lang dito yung last na matinding ahon, which is yung medyo ma-traffic. Okay? So actually dun sa part na yun, hindi ko na siya nakuha na ng video yung ma-traffic na part kasi nagkailangan ko mag-focus dun sa ano. Kailangan ko mag-focus dun sa kalye kasi sobrang dami ng sasakyan. Tapos alam mo yung feeling na para kang umaahon sa Baguio na ma-traffic yung sitwasyon, parang ganun eh. So madilim, umaahon na, medyo sigsag yung kalye paahon. Tapos completely nakastop yung mga sasakyan. Tapos two lanes yung traffic. So buti na lang, madalas naming ma-experience yung ganitong klase ng traffic kapag nagra-ride kami ng Laguna Loop. Pag nadadaanan namin yung Kalamba, Angono, Rizal, yan. Lagi naming na-encounter yung ganyang klase ng traffic. So medyo batak na kami sa traffic kung paano gagawin, kung paano diskarte. Okay? Pero ang malaking kaibahan nitong traffic dito sa Subic, paahon siya. So around 3 hanggang 5% yung traffic dito. Okay? So guys, ito na. So yung next clip dito ay ano na, approaching na to sa Mango Valley. And hindi na tayo mag-voice over dito. Okay? Yan mo na? Sakto o 300? Oo nga, pre. Yan ko na? Pare, congrats. Galing, pare, galing. Traffic training. Ay! Ay, saan po kukunin yung medal? Na-scan na. Na-scan na po. 300 na medal. 300, may medal? Apo. Last name po? Manalad. Manalad. Maanala. Here po. Wow. Thank you. Pre, ito ka, di ba dapat? Kaya mag-aano ako, sasakay ako ng bike. Pag-alang ano. Mayroon kailangan ko itong sapato. Kaya man. Lagyan ko ngayon ah. Ay! Oo. Oh. So, nangita ko yung alam mo. Nakasubscribe ako sa inyo. Ay! Anong pangalan sir? JP sir. JP? Yes sir. Comment ka sir sa alam. Oo. Oh, kami lalawa ka sir ah. Ayos. Thank you. Thanks. Nakita ko yung mga post niya. Yung mga kit na... Ay! Yung mga review. Mga review. Thank you sir. Thank you sir. Pre. Vlogger isa. Namin naka-subscribe. Naka-subscribe daw siya sa akin. Naka-subscribe daw. Oh. Napalo daw niya naka-subscribe. Nakin na. Sabi.
Kala ko mapapapicture. Problema, mas pogi siya sa akin. Aba, aba, apil yan ah. Opo! Sakto yung ano eh, yung itinerary ko. Alas 6. Tsaka yung nutrition, sakto. Di sobra pa ako isa. Meron pala ako nang inadala. Oo, oh, yung black na natin. Oo, oh, yung black. Saka may isa pang ulang, morning. Yung tinitignan ko kanina. Shit, inaiwang ba ako? Saka ano? Kumusta pala yung ano, yung breakfast kanina? Okay naman. Ha? Ganun? Mas okay dito. Saan tayo kakain ngayon? Doon ulit. Harap tayo ng iba. Yakit ko muna. Yakit ko muna. Okay, doon. Hey!